Usa ka may gabi, mga angkol o mga anti. Tuguti ni sab ko ninyo na mga ina sa dagkatahuran. Magandang gabi po sa ating mga kabisyo. Kumustamos? Kumusta naman po ang inyong mga lagay? At sana okay ba sa all right, no? Ngayon po yung Lunes. Kahapon, kumusta ba? Ano bang ganap kahapon, mga kabisyo? Okay ba, mga kigol? Nung nakaraang Sabado o kaya Biyernes pa lang, parang oo nga, holiday. Kaya nga medyo super talaga yung weekend natin, mga kabisyo. At yun nga, sabi nga nila, pag mahaba yung weekend, syempre, mahaba-haba din yung kasama natin ang ating mahal sa buhay. Kung ikaw ay may pamilya, syempre, kasama mo yung pamilya mo. Hindi naman siguro, pag may pamilya ka, kasama mo yung kabit mo. Lusion ko ng kigol mo. Huwag ganon, ha? O, dapat ilalaan po natin yan sa ating pamilya. Kung may anak ka naman, at alam ko naman na nung mga nakaraang mga araw, medyo super busy ka naman, bumawi ka rin naman, ha? Kasi hindi natin alam, yung pagiging isang bata, no, yung anak mo, hindi na yan maibabalik, mga kabisyo. Siguro, sa sobrang busy mo kasi, hindi naman po pwede yan na magpahayahay lang kasi buhang lagay diha, di ba? Kailangan sab niya nang magtrabaho ka. Kaya ngayon, sa mga mister na laging busy, siguro kahit papaano naman, makapaglaan naman ng isang araw o ilang oras na makasama po yung mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po ang inyong mga anak. Kasi hindi habang buhay yan magiging baby, ha? Mahimo na siyang tiguwang, ha? Damulag. Oo, kaya yun nga, kailangan natin pong i-budget po ang ating araw, ating oras po, mga kabisyo. At sana po, naging masaya kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At yung iba naman din, yung holiday po nila, yung weekend po nila, ay inilalaan sa pagpapahinga. Yahoo! Maganda po yan, mga kabisyo, kasi alam na po natin yan sa panahon ngayon. Marami pong nagkakasakit. Ayan. Dahil marami pong tao nasa labas. Kahit may sakit, hindi naka-face mask. Pero alam mo, mga kabisyo, no? Kailangan pa rin tayong mag-ingat, no? At isa sa mga madaling lapitan ng mga viruses at saka mga bakterya ay itong katawan mo. Pag luya yung katawan mo ba? O, ibig sabihin ng luya, yung parang ano siya? Tired. Yeah. Dahil sa work. Oo. Kaya pagod lagi. Pag pagod yung katawan mo, ay dun, nag-aabang na yung mga bakterya dyan. Mga sakit yan. Ito, aatakihin ko sa totoy ba ito kay luya ni, no? Pagod lagit ni. Kaya, eto nga, siguro nga, ikaw din na mga kabisyo, na ikaw din anti, tsaka ang angkol, may inilalaan din na pagpapahinga. At ngayon, yun nga eh, marami pong apektado po, mga kabisyo, at isa po ako dyan, no? Usually yan, pag sinabi mong weekend, especially pag Linggo, yun. Marami pong umaalis po. Pero pag Linggo niyan, hayahay yan. Yahoo! Oo, hindi po yan matrapik. Kaya nagulat po ako kahapon. Alis sana ako. Nagulat ako kasi tinignan ko po yung ways. Grabe. Kigol to kigol yung traffic. Namumula yung mga kigol. Kaya ang naisip ko tuloy, mga kabisyo, instead na pupunta po sa mga malayong lugar, ako from bandang Cavite po tayo, Bacoor tayo, so dito lang, gusto ko lang ipasyal yung aso namin. Yung aso! Kasi literal talaga, no? Nagulat po ako sa isang mall po, mga kabisyo, kasi meron silang isang lugar na ang daming aso. Yung aso ko pa naman eh, parang naghahamon ng away eh. Alam mo, isang maliit na aso na terrier poodle, pero bihira kasi siyang nakakakita ng ibang aso. Kaya pag nakakita ng ibang aso, ayun, tumatahol, perting banhaan. Ako din gilusig yun ang kigol. Kaya alam mo, mga kabisyo, ito pag-usapan po natin, no? Ito po yung traffic. Ayan. Maganda pag-usapan natin ito ngayon kasi napakasimpleng pangyayari siguro, no, para sa iyo, no? Pero hanggang ngayon hindi pa rin natin naagapan kung paano ba or ano bang pwedeng gawin diyan kasi marami po mga pangyayari po, mga kabisyo, no? Yung mga road rage na tinatawag po natin, no? Nag-aaway na lang, lalo yung mga driver na, bakit hindi na lang kayo magbigayan, di ba?
usap po na, pagluseo na ko yung mga kigol. Alam mo, ang tendency po niyan ay magkakaalitan na naman, mag-aaway kayo dyan sa daanan. At mahirap ngayon kasi may mga cellphone. Naka-fully charge yung mga cellphone at saka matic yun. Mga basic na yun, mga kabisyo, iaangat yan ng mga nakakakita sa inyo. Makauwaw kaayo. Daggo ninyong katawan na mo, di ba? Nakakahiya eh. Hindi nakakahiya sa'yo, kundi pati na rin yung mga kasamahan mo. Alam mo, naalala na natin dati, no? Hindi naman ganito katindi ng traffic, no, sa probinsya, di ba? Oo naman. Oo, pag sa probinsya kasi, hindi na lumalayo, no? Malapit, malapitan lang kasi yung mga stores, hindi naman ganito kalaki ng malls ba? Yung mga department store pa yun dati. At kung sakaling, syempre, no, kulang yung pamasahe mo, magbaklay lang. Magbaklay ibig sabihin maglalakad lang habang nagngumunguya bubble gum. 'Di ba? Mas maayo pang magbaklay, maglakad kaysa magtipid pa siya po, mga kabisyo. 'Di ba? Daming mga pangyayari, mga kabisyo, pero sa ngayon kasi, no, hindi ng traffic dahil nga daming mga sasakyan. At hindi lang yan, mga kabisyo, mga angkol at mga auntie, no? Pati na rin yung mga kalapit probinsya, yung mga dito, especially dito sa Luzon area, south or northern Luzon, syempre maghahanap yung mga negosyante dyan, may mga pangregalo, kaya hindi na po natin yan kakayanin sa Metro Manila kasi dito na yan sila bumibili. So eto, may mga lugar yan, ang dami talagang tao. Tsaka kung ikaw may sasakyan, talaga ang layo talaga ng parking mo. Oo, tapos yung sinisingil sa'yo, 200 pesos. Ay, naku, mga parking attendant, lusiyon, madyon ako ng inyong mga kigol, ha? Ayan, kaya eto po yung mga eksena po natin, mga kabisyo, na napakatindi po ng traffic, lalo na sa Metro Manila. Ayan, may mga pangyayari dyan, kaya gusto ko rin na masama ka rin dito sa ating topic. Pero bago po yan, mga kabisyo, no, like and follow mo muna ang aking fanpage, Totoy Bato Official. Ayan. At siguro, pwede din mong masagot ni. At doon ka mag-comment, no? Ang katanungan po natin, anong pwedeng gawin para maibsan ang sakit ng ulo sa tindi ng traffic habang nasa biyahe ngayon sa Metro Manila? Banggitin mo lang kung para sa pasahero ba? Eto, pag pasahero ka, kung driver ka siguro, etong gagawin mo. Ayan. Or kahit ano, basta ano mo lang dito, i-post mo lang sa aking fanpage, no? Ayan, good evening, magandang gabi po. Ating bayatas mga driver yan, nakapila dyan sa terminal. At ito na yung programa po natin, Tutoy na Love. Yahoo! Oo, mga angkol o mga ante, oras ng mututoy karong orasa. Ay, 9 PM hanggang 12 midnight. At eto na po, galanog-lanog na po yan. Marami na pong eto na pong pinag-uusapang programa natin. Lahat ng mga bagay-bagay na napagdaanan po ninyo, pwede yan dito. Kung ikaw man ay probinsyano, ay pag-usapan natin yan dito. Oo, anong pag-usapan mo? Sa probinsya? Eh, hindi na kagaya dati na hindi na matrapik. Pati sa probinsya ngayon, matrapik na rin eh. Oo, kasi pag sinabi mo naman yan sa center, sa Cebu pa lang. O, akala mo yung Cebu City ngayon, hindi matrapik. Matrapik pa! Oo, mas matrapik doon kaysa sa Metro. Yung EDSA natin, eh, mayroon pang ano yan eh. Kaya, ilan din yung traffic light lang. Pero may mga flyover pa, pero sa bandang Cebu, nako, talagang kigul to kigul. Pero, muhaldo ko Cebu, oy. Yahoo! Oo, muhaldo ko ditong lapu-lapu. Ayan, samahan niyo po ako till 12 midnight. Binhi lang na sa 90.7 Love Radio. Ayan, Eklinti, no? 9 PM till 12 midnight. Dito lang sa Love Radio yan. Kauban ninyo si Totoy Bato. Mga magagandang tugtugin to, no? Hindi to pampaantok kay manong driver. Kung ikaw ay isang Grab driver, Lalamove driver, trail truck driver, tama-tama din to, mga kabisyo. Basta kasama nyo ako. Totoy Bato. Toy Bats. Totoy na Love. Sasakyan si Kai.